sa kwartong ito ng Assistant to the Mayor nag-o-opisina si Mayor Vico Soto. Hindi niya ginagamit ang opisina ni dating Mayor Bobby Eusebio. Bakit hindi niyo ito ginagamit? Ang laki-laki ng office, napaka-luxurious. Ba't hindi niyo gamitin? Para sa akin, masyado siyang luxurious eh. Masyado siyang extravagante ka nga. Pero sa akin, okay naman po yung office ko dito. Para mas komportable ako. Mas, it's more me. Kesa ito, hindi ko feel parang pang sobra. Nakakalungkod po na yung office ng dating mayor, ganito kaganda. Pero pag pumunta po kayo sa mga ibang office, hindi maganda. In other words, it's only this office that is reeking of luxury over the other office. You came into the office, walang computers, wala yung monitor. Tinanong niyo ba sa staff, sa whatever, the office of the mayor, were those computers his personal computers or were they mayor's office computers? Ang ginawa na lang po namin, pagpasok namin dito sa mayor's office, pina-inventory po namin at hindi kami pumirma sa inventaryo na nagsasabi na maraming gamit dito sa mayor's office. Kasi initially, sabi nila may 2 to 3 million worth of equipment. Sabi, wala naman 2 to 3 million dito. So, hindi po namin pinirmahan to accept. Pero eventually, may mga nakita kami nakatago sa ibang lugar. Hindi ko na po alam. Si former Mayor Eusebio, masama pa yata ang loob sa inyo. Because he still has a, electoral protest. Well, nasa COMELEC po siya ngayon. Confident naman po ako na walang merit yung kaso. Nakikita ko, hindi ko alam kung may kopya po kayo, pero kung mabasa niyo po, makikita niyo po na wala talagang basihan. As counselor for 3 years, during those three years, hindi kayo nakapasok sa opisina ng mayor. Bakit ganoon? Hanggang dito lang po sa labas. Bakit? Hindi ko po siguro masasagot yan, hindi ko po alam. I can theorize. Talagang pero naamoy ba niya na ako ito'y magiging, you know, ka-rival ko sa mayor si or it's really that way? Sa akin ho, ma'am, ayoko na rin magsalita ng negatibo tungkol sa. But why do you think, I mean, surely, wala ba kayong opportunity to visit the mayor in his office? Nag-request po ako dati ng courtesy call, pero hindi po napansin. Pero again, hindi na po para. Naku, sarap nun. Nag-uusap lang po kami that time. You asked for a courtesy call, hindi ka pinansin ng mayor? First day in office ko po, yes. Pero again, para sa akin, tapos na yun. And then you never asked for it anymore? Hindi na po, kasi parang first day in office ko, humingi ako ng courtesy call, hindi ako napansin. Hindi na po ako humingi ulit. We're moving from yung takutan sa gobyerno. Gusto natin, imbis na parang may hari, tapos susunod lang lahat ng tao. Ang gusto kong gawin ay magkabalikat ng taong bayan at ang gobyerno. So, you did not see this in the Eusebio administration? Hindi ko nakita nun. Takot lang ng tao sa kanila. Takot po ang tao sa kanila. But so in line with that, ang isa po sa ginawa namin, gumawa po kami ng isang unit, ang ugnayan sa Pasig. Okay. So ito po, ito ay Freedom of Information Center po natin. Pwede kayong mag-request, media po, pwede mag-request ng mga impormasyon, basta't available, ibibigay po kaagad yun, budget sa mga project. Ako ay kawani ng gobyerno. Tungkulin ko ang maglingkod na tapat at mahusay. Isa sa mga ipinangako ni Mayor Vico Soto ang pagkakaroon ng Freedom of Information sa siyudad ng Pasig. Ito po yung complaint section natin pag may mga reklamo sa pag-aabot ng basura. Kaya inilunsad niya noong July 15 ang ugnayan sa Pasig Center. Kapag meron kayong request for information, nasa database naman siya. Ito ang ugnayan sa Pasig Center. Dito pwede kayong pumunta kung meron kayong gustong idulog na reklamo o di kaya naman meron kayong gustong hingin na pampublikong dokumento o impormasyon.
Ito yung reception area. Kapag may pumunta dito sa opisina, isa kung gusto nilang magreklamo o di kaya naman may gusto ngang hingin na impormasyon, dito muna sila pupunta. Tsaka sila i-direct doon sa tamang mesa. Ito namang katabi niya ay yung complaints desk. Kung meron kayong irereklamo, dito yan dederecho. Sila yung sasagot sa inyo. O di kaya naman kung kailangan itong dalhin sa iba pang opisina, sila na rin yung magdidirekta sa inyo. Mahigit 50 reklamo kada araw ang natatanggap ng ugnayan sa Pasig Center. Karaniwan, ma'am, ano ho yung kinokomplain ng mga taong pumupunta rito? Blockbuster nga ngayon is about the traffic situation. Ang mga services na binibigay is, ang kinokomplain nila, mabagal, unusual processes that they want to report to us. Dito naman yung desk na pupuntahan ninyo kung kayo ay merong hinihingi na impormasyon o public document. Kung nasa database na nila yung hinihingi nyo, within 10 minutes maibibigay yan sa inyo. O kung hindi naman, ay ide-direkta nila kayo kung saang departamento kayo dapat pumunta. We are actually doing very good because I guess the departments do not want a black mark against them. So, before the 10-day period, normal na nagre-response sila. In fact, some in as little as 2 days, meron ng response. Okay. Ang ugnayan sa Pasig na ba ang sagot para masugpo ang katiwalian sa lungsod? Ilang reklamo ang naaksyonan na ng ugnayan sa Pasig? Pagdating ho sa mga actionable complaints, halimbawa po yung mga koleksyon ng basura, ay almost 100% naman po, natutugunan naman po natin. Ang talaga? Medyo, opo, ang mas matagal lang ho na sa ngayon, dahil nga po bago pa lang, ay hindi pa ganun kataas yung completion rate namin, ay yung reports on corruption. Kasi naniniwala po tayo sa due process. Pag nakatanggap tayo ng complaint, lalo na pag anonymous, kailangan may ebidensya. So, siguro kung titingnan niyo yung percentage, sa ngayon hindi pa ganun kataas pagdating sa mga reklamo tungkol sa korupsyon. But we're working on it. Lahat po ng makarating na complaint sa amin o tips, iniimbestigahan po natin, led by the Office of the City Administrator. Have you seen any indication that there was corruption or was Bobby Eusebio an upright man? Ma'am Winnie, ito, napakahirap na tanong na sagutin. Ano po? Kasi kung sabihin ko po... Merong corruption o walang corruption? Meron pong corruption. Okay. Hindi naman po sikreto siguro. Kahit sino naman po. Open secret naman po eh. Okay. Hindi lang naman po sa Pasig may corruption. Buong Pilipinas, sa lahat ng lokal na pamahalaan. Kaya po, hesitant po ako na sagutin yung tanong. Kasi masabihin po, self-serving. Siyempre, kalaban na yan. Kaya... mag-aakusa yan ng corruption. Well, okay, let's get it from facts. You from know, the hindi, data, yeah. But ang nakita ko po, pagpasok ko dito, may discrepancy sa inventory and supplies na natagpuan namin of more than 1 billion pesos na hinahanap pa kung nasaan yung ano, kung nasaan napunta. Were you able to find out anything about that 1.4 billion? We found some, but not all. Meron pa nga po, nagpa-inventory kami. Ang dala-dala na lang, motor yung pinapa-inventory namin. Ang dala-dala na lang, plate number. Wala na yung motor. Meron din po kaming nakita na millions and millions of pesos worth of cash advances. For whatever reason or purpose, umaabot ang isang tao, umaabot ng 90 million ng cash advance. There was really a problem in the system. Na, ano nangyari? Dun sa, anong ginawa mo? Dun sa taong may cash advance na 90 million, paano naman nangyari ito, yun? Nasa COA findings naman po ito. Continuous po investigation natin. Let's give it due process. We will hold accountable whoever needs to be held accountable.